Well, Vivas, tulad na sinabi ni Mike, madalas pa hindi ako nagmamic kapag nagtotoo ako. Yung nga lang medyo karagal yung boses ko ngayon kasi galing po ang prangkaso. Buong pamilya po namin eh, tinamaan lately. Sabi niya po ay, ako ay second generation of us for Christ. This is my 19th year and 11th month po in community. By next month, ako po ay magka 20 years na po dito sa community ng Cobos with Christ. Nagsimula po, nagsimula po ako ay sa high school po. So, high school pa po ako nung nagsimula ako 1993. Tapos 2000, pagka-graduate ko na college, ako po ay lumipat ng singles with Christ. Pagkatapos po, ako'y kinasal sa aking first girlfriend, last girlfriend rin po. Yun, first and last. Nakilala ko po siya sa YFC way back in 98. We're celebrating our 15 years of togetherness and our 8th year of being married as husband and wife this year. So 8 years na po ako nasa couples with Christ. At kami po ay binigyan ng Panginoon, binigyan niya po kami ng tatlong magagandang mga anak. No? Ako po ay may tatlong anak na babae. Kung tatanungin po niyo ako kung ako po ay naghahabol na lalaki, abay siyempre naman po. Lalo lang ako ay naging isang anak lamang. So kailangan paramihin pang aking lahi. Yung nga lang, paalala niyo po sa aking asawa na kailangan niyo magdasal. Kasi ang aking asawa sabi niya, dito na lang tayo sa Diyos. Tapos bigay sa akin ni Lord, praise God tayo dyan, sabi niya sa kanya. So that's my family. Sabi nga ni Mike, yung buong pamilya namin, eh, part po ng couple surprise. May parents are part of couple surprise. May in-laws are part of couple surprise. May sisters-in-law are part of single surprise. Sa katunayan po, unang kong trabaho po ay dito rin po sa couple surprise. Ako po ay naging missionaryo ng 4 na taon para sa youth for Christ at para sa single surprise. But enough about me. Kamusta po kayo? Are you enjoying your Christian Life program, The Voice? Are you hearing His voice? I believe no, every Saturday ng gabi, naku, sarap sana na doon tayo sa pamilya natin. Sarap sana nakapag-benya tayo, nakapanood tayo ng The Voice, no, nakaka-gala siguro tayo. But you choose to be here. Every week, you choose to be here. I believe that there can be so many different reasons kung bakit kayo nandito. Siguro nandito kayo kasi nahiya kayo sa mga facilitator niyo, nahiya kayo doon sa mga naghatak sa inyo. Siguro nandito po kayo kasi aircon, maganda yung venue, may libreng pagkain pagkatapos. Although, I'm really not sure kung babalik kayo dahil sa pagkain. No? But I'm pretty sure that the Lord is calling to be here. Just a while ago, I was amazed. Gusto ko lang i-share sa inyo, sorry, naluluwa ako. Isang kapatid na sa cellphone. I've been with him for more than 15 years already. And sabi ko pa, nandito ka. And sabi niya, gulat raw rin siya na pumunta siya. Sorry, Dian, put in the spotlight. Sorry, Jason pala tawag sa kanya. Hindi Jason kasi ang pangalan niya. I've been with him for the past how many years already. And for the longest time, hindi ulit kasama. Tapos dito, kita ko siya ulit. And I know that the Lord has called him also to be here, just like he's been calling all of us. And when you listen to the voice of the Lord, you cannot help but really be amazed. If you've been listening to the speakers over the past weeks, have we been teaching you anything new? May tinuro po kami bang bago sa inyo? Ako po ang pinakaunang magugulat kapag sinabi niyo, oo, may natutunan po akong bago. Kasi dito sa Couples for Christ, dito sa Singles for Christ, hindi po kami nagtuturo ng bago dito. Wala po kayo matututunan ng bagong filosofiya, bagong teologiya, na wala kayo maririnig sa aming bagong paraan ng pagdadasal. Lahat ng ito natutunan na po ninyo. Alam na po ninyo ito, bata pa po kayo. What we are doing here is simply to remind us. Because somewhere along the road, no, habang patanda tayo, yung mga bagay na lang natutunan natin ng bata tayo, makakalimutan natin. Bata tayo, alam naman natin ito eh, di ba? Anong talk number one? God's love. God's love. Napakasimple. Mahal naman tayo ng Panginoon. Oo, alam ko. Alam kong alam ninyo na mahal kayo ng Panginoon. But with all the worries of the world, with all the problems that the world brings us, no?
problem sa trabaho, problem sa bahay, problem sa mga anak natin, problem sa boss natin. No, minsan nakakalimutan natin, may nga ba ako ng Panginoon? May Panginoon nga ba? Sandali lang, busy ako, konti ako, may Panginoon nga ba? Sandali lang, may sakit yung panganay ko eh. May oras pa ba ako para magkasal? And God's love simply reminds you that whatever you've done, kung sino ka man, kung ano man ang pinagdaanan mo sa mundong ito, oo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Amen? God loves you. Is it new? I don't think so. God loves you so much that He sent you His only begotten Son. Talk number two, last week, tama ba ako? God loves you so much that He gave you His only begotten Son. Who is Jesus Christ? Jesus Christ is true God and true man. Tunay na Panginoon at tunay na tao. Nagpunta dito sa mundo para pakita sa atin kung paano tayo dapat mabuhay. He came to this world to free us from sin. Is this something new? I don't think so. Alam ko, alam ninyo. Kapag nahihirapan kayo, Diyos ko! Diyos ko! Ikaw ba pinagdaanan ko to? Tapos kumaalala mo, o nga, ikaw dinanas mo din to. Sorry, kailan natin naaalala lang kung mga bagay na to? Kapag Pasko, kapag Bilyen, kapag oras na para tayo magnilay-nilay, kapag medyo may mabigat na lang nangyari sa mundo, doon lang natin maalala, o nga, si Kristo dumating dito, and what I am experiencing, He also experienced for me. And He showed me how to live, therefore I should live accordingly. And so we move to the next talk. Kung nakita natin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, at ginawa niya mga bagay na yun para sa atin, we need to be reminded kung paano siya mabuhay. What it means to be a Christian. Salamat na ba? Hindi ko siya babasahin. We need to be reminded of what it means to be a Christian. Because the world right now is trying to remind, sorry, not to remind, is trying to brainwash us that Christianity is no longer needed. No? Na ang religion, hindi na kailangan. Sinasabi ng mundo ito ngayon, kapag Kristiyano ka, baliw ka. Kasi ang naaalala mo, ay yung mga turo ng isang taong nabuhay 2,000 years ago. Mga turong patay na, mga turong hindi na kailangan sa isang makabagong mundo. The modern world is trying to tell us that Christianity is dead. That Christianity is dying. That whenever we talk about Christianity, ang unang naiisip ng mga tao, malalaswa ang mga tao. Yung mga taong nagsisimba dyan, mga plastic. Yung mga taong naniniwala dyan, mga ipokrito. Yung mga taong naniniwala dyan, mga hindi marunong magpukas ng sariling isip. Hindi marunong mag-isip para sa sarili nila. And yet, sandali lang, I am reminded, mahal ako ng Diyos. Tama? Nilalagyan dito si Kristo. Tama? Kung dumating dito si Kristo, kailangan mabuhay ako katulad ni Kristo. At yun ang hamon sa atin, brothers and sisters. At tawagin ko kayo, brothers and sisters, pwede naman siguro yun, di ba? Kasi mga kapatid ko naman kayo sa pananampalataya. Amen? Amen? Brothers and sisters, what is the world telling us? The world is telling us that Christianity is simply a moral system. When I say moral system, ano lang yan? Good versus bad lang yan. E paano kapag wala ka namang pupunta ang langit kapag namatay? E di useless rin yung good versus bad na yan. Ibig sabihin, kung mamamatay ka lang rin naman, why not do what you want? Do whatever you want. Let's be happy. Sabi ng isang senator, gusto ko, be happy ka. Yung parang gusto niya, be happy lang siya. Kasi siya ang happy. Tayo, nawala ng happiness. What happens? People want to be happy, and therefore people will do everything that they want. Never mind other people. I want to be happy. I want to be joyful. Therefore, I will do what I want to do.
Kalimutan na natin yung do and do not nila. Kalimutan na natin yung Ten Commandments na yan. Kalimutan na natin yung mga turo ni Jesus na yan. Total legal system lang naman yun. Legal system lang naman yun. Panakot lang naman yun sa mga bata. Yung mga bata pa kayo, tinakot pa kayo. Ako, ayaw mong gawin yun sa mga bata. Ayaw mong gawin sa mga anak ko. Yung dadali mo sa church, tapos kapag maingay, sasabihin, Lord, si Papa Jesus. Bababa yan, papalakulin ko yan. Hindi po pwedeng maling panakot ang Panginoon ko kasi ang Panginoon mo nga nagmamahal sa iyo. Paano mo matatakot sa isang tao na nagmamahal sa iyo? Paano mo matatakot sa isang Diyos na nagbigay ng lahat-lahat niya para sa iyo? Christianity is not simply a moral system, brothers and sisters. Christianity is not simply a social system. It's not simply a humanitarian system. When I say that, what I mean by that is Christianity is not just a feel-good activity. Ah, pupunta ko dyan kasi kapag Pasko, I need to do good for the poor, for me to feel good. So, I give them a sandwich, and then afterwards, I feel good about myself, wonderful. Because I'm a Christian eh. What? Hindi eh. You cannot simply just give to another person and say, you have already done your Christian duty. No? Ang mangyayari niyan, ang tingin mo sa ibang tao, palagi, parang yung hudyon na nasa isang tabi, at ikaw, parang feeling mo good Samaritan ka palagi. Ah, hanapin natin yung poor, hanapin natin yung neglected, hanapin natin yung sick. Sila lang ang kailangan natin tulungan. Other than that, wala na tayong ginagawa. If you continue to do good, that is simply in gawain ng NGO. Hindi pa natin alam kung tama yung NGO na yan. Hindi pa natin alam kung talaga yung NGO na yan nagsasubmit ng proper documents, di ba? The church can never become an NGO. Even the Pope himself said that. Because the church, yes, is looking after the physical needs of its flock. But the physical needs of its flock is supposed to lead them towards a greater spiritual need. Pinupuno ng simbahan ang kumakalam na sigmura para punuin ang kawalan sa puso ng mga tao. At the end of the day, it's not just the tummy. It's also the heart. It's also the soul. And the church can never be placed into that small system wherein isa lang tayong NGO. Amen po ba yun? Sorry po. Ayan. Excuse me. Third, when we talk about the church is not simply a quote-unquote religious system. Ang simbahan, ang pagiging Kristiyano, hindi mo po pwedeng ipasok yan sa pagmimemorya lang. Memorize mo ang I Believe in God. Memorize mo ang Our Father. Memorize mo ang Hail Mary. Praise God. Memorize mo lahat ng dasal ng simbahan. Praise God. Pero kung ang dasal na yon ay nasa utak lang at hindi natin nilabas sa kamay natin. Baliktad naman, yung kanina, puro kamay, walang dasal. Ngayon naman, puro dasal, walang gawa. Kapag puro dasal at walang gawa, may kakulangan ka pa rin dyan. Because the church is not meant for us memorizing simply what the prayers are. The church is not simply a set of doctrines. The church is not simply a set of religious practices. Pupunta ka sa simbahan, uupo ka kapag oras ng umupo. Tatayo ka sa oras ng pagdasal. Matutulog ka kapag nagsasalita na ang pari. Gigising ka ulit kapag sinabi ng paring maglumuhod. At tatayo ka para tanggapin ang katawan ni Cristo kapag lahat ng tao tumila. At aalis ka kapag sinabi ng pari, umalis na. And yet, we do not feel that we are part of the church. We are doing it simply because it is part of a ritual
part of something na ginagawa kasi natin makadaling din. Kulang pa rin. Nasaan ang Panginoon dito kapag puro ritual? Minsan natatakot ako para sa mga taong nakikita kong ang ginagawa nila pupunta sila sa isang major procession. Pupunta sila sa isang malaking event like Credit Francia or Nazareno. And then when kapag in-interview sila, sasabihin nila, pupunta sila doon dahil panata nila. And then you talk to them again several weeks after at bumalik ulit sila sa buhay na ginagawa nila. Huwag nagiging makasalanan ulit at naaalala lang nila ang Diyos kapag panata na nila ulit. Ang simbahan, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay hindi nadadala sa mga paneta. Kahit na paputiin mo na ang santo sa kiyapo, sa kakapunas mo at kakapunas mo at kakapunas mo, pero hindi mo naman nilalabas ang pagiging Kristiyano mo sa mga dapat natin ginagawa sa pang-araw-araw natin pamumuhay, may kakulungan pa rin. What am I saying, brothers and sisters? Yes, all of these are good. It is good to look at the church as somehow a moral system. It is good to look at the church somehow as an NGO. It is good to look at the church with all its rituals and its practices. But it is more than all of this. Kailangan pagsamahin natin siya lahat para maalala natin na oo nga pala, gusto kong maging tunay na Kristiyano, lahat ng ito kailangan kong gawin. Hindi ako po pwedeng pumili ng bawat isa. Pupunta ako, ito pipiliin ko, ito hindi. Ang tawag dito, mga kapatid, ay cafeteria Christianity. Alam niyo yung cafeteria Christianity? Nakakain na kayo sa ilang cafeteria? Ngayon, lakad ka, may tray ka, parang buffet mo. Tray ka, hindi ka, kuha ko dito, ha? Gusto ko ito, masarap ito. Ay, ito, yung ito, maangham ito. Ay, ito, masarap ito. Ay, ito, naluluto ko naman ito sa bahay, wag na lang. Minsan may mga Kristiyano ganito. Pipili sila kung anong gusto nila, yung ayaw nila, yung mahirap para sa kanila, tatanggalin. Meron akong mga t-shirts na nababasa, ayaw ko nakita namin ngayon. Pero tuwing nakikita ko yung t-shirt na yun, tumataas yung balahibo ko. Nakasulat doon sa t-shirt na yun, sa likod, church can be simple. Church can be simple. Gusto ko palagi kalabitin yung nagsusuot noon. Saka sabihin sa kanya, Brad, alam mo ba ang simbahan? Hindi pwedeng simple. Kung gusto mo maging parte ng simbahan, kung gusto mo maging tunay na Kristiyano, hindi mo po pwedeng sabihin na simple lang yan. Napakarami tayong bagay na kailangan gawin. We need to obey the church teachings. We need to read our scripture. We need to have our prayer time. We need to follow what the priests and the religious are saying. We need to be part of a community. We have to stay away from sin. We have to support the church. Ang dami mong gagawin. Tapos sasabihin mo, simple lang yan. Church is simple for those who are cafeteria Catholics. Church is simple for those who say, I will listen to what the priest is saying, pero pagdating na ng usapan ng RH bill, isasarado ko na yung aking tenga. Isasarado ko na ang aking puso. Kasi politics na yan eh. Bakit nagsasalita dyan ang pare? Bakit kailangan manggulo ang simbahan sa sinasabi ng gobyerno? Can I say more? The church is always at the forefront of any debate as long as it is about morality. That is what the church is all about. And when you say, I am a Christian, you take it incompletely. Paano yan doon? Hindi ko maintindihan. Masakit ang hinanakit ko sa mga sa simbahan kasi sinasabi nila, ang pari ganito, ang pari ganyan. Bawal ang abortion. Bawal ang divorce. Bawal ang homosexual marriage. Ang hirap naman nun doon. Sa mundong ito, lahat pwede. Bakit pagdating sa simbahan, hindi? Because this is what the church is saying. Because this is what Christ is saying.
Whenever we talk about the church, we will talk about Christ, and whenever we talk about Christ, our lineage as a Catholic church can always be traced back to Christ. Nung nagsimula naman ang simbahan, sino nagsimula? Talk number two, si Jesus. Sino tinawag ni Jesus para magsimula ng simbahan niya? Apostoles. Tama ba ako? 12 apostoles. Napakasimple ang tawag. All of you here, I'm pretty sure, mas magagaling pa sa mga apostoles. Bakit? Kasi kayo nakapag-aral. Ano ba ako? At kayo nag-aral, at kayo magaganda trabaho. Mga apostoles, sino sila? Apat na mangingisda. Yung isa doon, rebelde. Yung isa doon, pinsan ni Jesus, kaya sumama sa kanya. Yung isa doon, sumunod nga. Tanong naman ang tanong. Ayaw maniwala. Yung isa doon, tax collector. Nung panahon ni Jesus, ano ba ang tax collector? Marunong ang magbilang, mandaya naman. No? Mandaya, manduluto. No? Yung isa doon, magaling. Tagahawak niya ng sisigda ng pera. No, kala ng mga apostoles, magaling. Pagdating ng huling oras, yung pa yung nagkanulo sa kanya. These were 12 simple men. 11, no, because the other one killed himself. Could not accept God's love for him, even though he sinned, he killed himself out of guilt. What did the 11 do? The 11 got another apostle, Matthias. They were filled with the Holy Spirit, and they moved out to the ends of the earth. Those 11, those 12 men, filled with the Spirit, changed the world. 2,000 years until now, the church is the only institution, ang kahuli-huling institution na buhay pa. Hanggang ngayon, sinisiraan pa rin ang simbahan. For 2,000 years, sinisiraan ang simbahan. Hanggang ngayon, hindi nila masira-sira. Bakit? Because this is the church that Christ instituted. Amen? And in Antioch, it was the first time that the Christians first used the name Christian. Lahat kayo Christian, tama po ba ako? Wala naman po Muslim dito. Although, kahit po na may Muslim dito, we do accept them. Can I just have a show of hands? Are all of you Catholic? Or meron po bang non-Catholic dito? Non-Catholics? There might be non-Catholics, but I'll be talking about Catholic roots po kasi. Since every year questions, you can always ask me after my talk. What is the difference between our religion and so many different other religions? When you talk about Christianity, sa pangalan pa lang, nandito na ang ating identity. Tayo ay Kristiyano dahil tayo ay para kay Kristo. Hindi naman to singles for Don, couples for Mike. Nung nagkaroon ng Christian Life Program, hindi naman sinabing Mike yan Life Program. It's Christian Life Program. Bakit? Kasi pag-uusapan palagi natin si Kristo. And that is different from our religion, from so many different religions. This religion was instituted by our Lord. Ginawa para sa atin. Sorry, ginawa tayo para sa Kanya. Ginawa ang Kristyanismo para sa Kanya. We are created for Christ. We are created to love Christ. And ultimately, our goal is to be with Christ. At alam niya, mahihirapan tayo pumunta sa Kanya. Kaya tinulungan pa niya tayo para lumapit sa Kanya. Nakabaliwan. Ganyan po ba kayo nagbayad sa mga asawa niyo? Nung kinasal po kayo for the couples who are here, when you got married, did you ever think to love your spouse that way? Na lahat-lahat bibigay ko para sa'yo. Lahat-lahat bibigay ko para sa'yo. Everything. Kaiputura ng puso mo, bibigay ko sa'yo. Sabihin ko sa kanya, oy, hopeless romantic ka naman masyado. Brad, hinay-hinay lang. Kasi hindi mo bibigay lahat. Pero na, hindi naman ikaw ang gumawa para ng asawa mo. Ang Panginoon ang gumawa ng asawa mo.
Pangalawa, hindi naman ikaw ang kumuha ng asawa mo. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng asawa mo. At ang relasyon na ito, hindi nagtatagumpay kung wala ang Panginoon. But in Christianity, this is the difference. The Lord who we worship, ginawa tayo para sa Kanya. Binigyan niya tayo ng paraan para lumapit sa Kanya. At sa endgame, lahat tayo ginawa niya para bumalik sa Kanya. We take on the nature of God. At the end of the day, ang gusto po natin makita ng mga tao, hindi tayo. Ang gusto makita natin, ang gusto natin ipakita sa mga tao, si Kristo. St. Paul wrote it very beautifully, Galatians 2 verse 20. No longer I, but Christ who lives in me. Hindi ako eh. Kasi kahit na anong pilit mo, kahit na anong gawa mo, hindi mo siya kayang gawin on your own strength. You will not be able to do it on your own will. It will always be Christ in you. So kapag may ginagawa ka para sa mga ibang tao, yun yung goal natin. Ultimately, ito Christianity. Ito ko si Kristo sa iyo. That would be the best compliment possibly that a person could give another person. Bakit? Kasi yung pangalan talaga rin natin. Pinanganak tayong Pilipino, ang reliyon natin, Katoliko. Sana magdiretso tayo. This is our choice. This is something that we want for our lives. Amen po ba yun? Because Peter, remember Peter said, be perfect as your Holy Father is perfect. If our nature is holiness and we want to be holy, ang sinasabi naman ni Petro sa atin, kailangan natin ma-achieve ang perfection. How do we achieve perfection? Brothers and sisters, there are a few very, very simple ways in how to do this. The first thing to remember is the prayer that Christ taught us. Can we say this prayer right now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano tawag natin sa Panginoon? Father. What religion can claim that they call their God Father? For those of you here who have children, I'm a father, I have three kids. You probably know what I'm, sorry, naluluha akong kapag palagi mo ano. You probably know what I'm talking about. Kapag tatay ka, ibang klaseng pagmamahalang binibigay mo sa mga anak mo. Pag tatay ka, lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Kasi alam mo, anak mo yun. Ano sinabi sa Biblia? What father would give a child a stone kung ang hinihingi ng anak mo itinapay? Sinong ama ang magbibigay sa anak niya ng alupinan kung ang hinihingi ng anak niya ay isda? If you who are evil can give your children good things, what more your Heavenly Father? And therefore, if you call God your Father, you need to trust Him. Amen? Tatay si. Hindi naman, kapag lumapit ka sa tatay mo, hindi ka naman lalapit sa kanya na may alinlangan. Hindi ka naman talapit sa tatay mo na medyo natatakot-takot. Hindi eh. Tatay mo yan eh. Kahit anong hihingi mo dyan, sigurado bibigay niya sa'yo. Eh, kwento po ako sa inyo mga kapatid. Sabi sa inyo, tatay po ako, di ba? My daughters are 7 years old, turning 7, turning 5, tsaka 1 year and 6 months. My eldest, katulad po siya ng kahit po ng mga bata. Yung mga batang, what do you want to eat na? Rice and chicken, daddy. What do you want to eat na? Rice and chicken, daddy. What do you want to eat?
sige na lang. Hotdog and chicken, Daddy. Sobrang pang-pating, sobrang payat. Wala nang tinahin ko ni rice and chicken. Papahirap pa kainin ang aking panganay. Gulat ako. One Christmas, Christmas season, nag-uwi yung aking parents, yung kanilang lolo at lola, ng puto bumbong. At natuwa siya sa kulay. Purple, nakaliba, may keso sa taas. Tikim siya. Masarap. Nasarapan siya. So the whole time, kumain siya ng puto bumbong. The whole Christmas season, na may puto bumbong, papabili siya, kain siya. Itong sister, February, biglang naisip ng bata, Daddy, I want to eat puto bumbong. Ito na si Daddy. Anak, baka you want to eat something else? No, Daddy, I want to eat puto bumbong. Ito na ang Daddy. Pagkatapos sunduin ang aking asawa, hanap na kami ng bilihan ng puto bumbong. Ikot kami ng Ortigas, ikot kami ng Pasig. Wala kaming nakitang puto bumbong. Pero alam kong hindi ako pwede umuwi ng bahay ng walang puto bumbong. Dasal. Lord, saan po meron puto bumbong? Pagbaba ng tip para sa mga, baka may mga nagbibigit misis na nagahanap ng puto bumbong. Pagbaba ng tulay ng maligina, pagkaliwa po ninyo no, doon sa area po ng Santo Niño, bibigin na po po ng puto bumbong. Tuwak-tuwa po ako at nakabili po ako ng puto bumbong. Pagdating po ng magnamin sa bahay, ang sabi po ng aking anak, Daddy, thank you for my puto bumbong. Hindi siya nagtanong, Daddy, were you able to buy puto bumbong? Hindi siya nagtanong, Daddy, where is my puto bumbong? Ang sabi niya sa akin, Daddy, thank you for my puto bumbong. Bakit? Kasi matang maliit, the faith that my daughter had towards me told her that I would give her what she wanted. What were your father and mother? Whatever you're going through right now, I'm pretty sure it's much more valuable than puto bumbong. But the Lord can give you. The Lord will give you. In His name. But we need to trust. Kaya nga, sabi ng Panginoon natin, tawagin mo siyang Father. Tawag mo sa kanya tatay kasi tatay ko siya. Kayo binibigyan ko rin kayo ng karapatan. Tawagin siya ng tatay kasi lahat tayo. Ano tayo lahat? Lahat tayo ba? Kakapatid. What is the first word? Our. Sinabi ba niyang, my Father in heaven? Hindi. Diba? Sinabi niya, your Father in heaven? It's our. Bakit? Because it's for all of us. If Father, if we acknowledge that God is our Father, we need to acknowledge na yung katabi po ninyo, kapatid niyo rin po. We are all brothers and sisters. This is not to say for those who are married, na, kapatid kita! Hindi, no? Just choose relationship po. Ano ka, sister wife, brother husband? Hindi, no? Of course, it's different. When I say lahat tayo magkakapatid sa pananampalataya. And you are supposed to treat each other that way. Sa oras na kayong mag-asawa ko ay nagkaaway, at halos ayaw mo na siyang makita, ay gusto mong pagbalik-bagan na lang yung mga gamit na palabas at huwag na siyang pauwiin at sabihin mo sa ngayon mag-gasol, yan na tayo sa mga magulang natin. Ang sasabihin ng Panginoon sa'yo, oh, sabihin niya. Anak ko rin yan. Oh, sabihin niya. Kristiyano rin yan. Si Kristo, nandiyan rin. Kapag tinalikuran mo yung asawa mo, tinalikuran mo na rin ako. Minsan, kahit asawa ko, minsan, unloving ako, unloving siya. Yung malalong atin, nandiyan si Kristo. Bawal magsulihan. Kailangan magmahal. Kailangan magpatuloy magmahal. And that is the Christian faith. We see Christ in the other. Who else do we see Christ to? We see Christ in the members of our community. Kasi nalulungkot ako. Kapag nasa simbahan,
kasi mga tao hindi mag-happiness. Yung mga tao na nag-isipan yung parang pag peace be with you, lahat ng mga tao na naging hapon. Kaya ko ba naging hapon kayo kapag peace be with you? Peace be with you. At lahat, mga gano'n na lang. Halos ayaw magkakitaan eh. Nakakatuwa kong magsimba kapag kasama, so I will plug anything. Kapag kasama po ninyo ang mga nasa couple circle, kapag community mass, and we come together, and everyone really goes around shaking hands, and embracing, and kissing one another, and you really feel community there. Bakit? Because that's the essence of community. That's the essence of brother and sister. When you go to mass, yung katabi mo na yan, na halos ayaw mong hawakan sa Our Father, nakaganong ka na lang, kaya pinky mo na lang ibigay mo sa kanya. Hindi, kapatid mo rin yan. Kapatid mo rin yan. Kapag tumukod ka at nagbigay ka ng sa simbahan, yung binibigay mo, para sa kapatid mo rin yan. Still brother. That's being a sister. You're being a brother and a sister even to the less fortunate people. The people that we see around us, the people in our neighborhood, the people out there, lahat ng mga yan, Kristiyano rin eh. Kung di man rin sila Kristiyano, nasa kanila pa rin si Kristo. At yun yung paniniwala natin, yun yung pananampalataya natin. We are reminded that everyone is made in the image and likeness of God. Therefore, if you are brothers and sisters, kailangan natin maalala that He is our Father and we are all brothers and sisters. And if we trust Him to give us everything that we want, what is our ultimate desire? Ano po ang pinakagusto natin na dito sa kwarto nito? Lahat nga tayo gusto punta ng langit. Tama po ba ako? Sino po dito ayaw pumunta ng langit? Kasa kamay. Meron po ba? Wala naman po siguro. Lahat po tayo gusto punta ng langit. Sino po gusto punta ng langit ngayon? Kasa kamay. Ayaw pa? Mamaya nga po. Ito, tanong ko palagi ito eh. Sino gusto punta ng langit? Kasama yun. Lahat ah, sino gusto punta ng langit ngayon? Ah, ayaw na. Bakit? Kasi hindi po tayo handa. But that's our ultimate destination. Tama ba ako? Lahat naman tayo pupunta doon, di ba? Gay, alam ba kung kailan pa pupunta lang yun? Ayaw mo nang malaman na. Depende. We'll never know when we'll go to heaven. But one thing is definite, we are all going to heaven. Amen? Amen. Then we need to act as if we are already on our way to heaven. Yung maraming mga nagsasabi, takot para dyan, doon, tata pa ako. Hindi pa ako para dyan, dahil ko pang oras eh. Ano ko pang gustong gawin, dahil ko pang di na e-experience. Dami ko pang gustong puntahan, dami ko pang gustong masaksi. So many different alibis for not wanting to live a righteous life. However, brothers and sisters, the thing there is, kailan tayo pupunta na lang? Hindi natin alam. Bali mo mataya, sabi nga ni Mike. I'm not joking, brothers and sisters, because we will never know the time or the day when the Lord will take us. He will come as a thief in the night. But we need to be ready, because our citizenship is in heaven. And the most hurtful thing, brothers and sisters, is pagdating natin sa langit, at sinimula na tayo husgahan, e mapunta tayo sa kaliwa. Naalala niyo yung parabolo ng Panginoon? Ang mga tupang dinala sa kanan dahil ginawa ang kararapat, at ang mga kambing na dinala sa kaliwa dahil hindi ginawa ang kararapat. Brothers and sisters, we need to do things. We need to do things properly. And we need to do things now. If there is something that you need to listen to my talk, it's the sense of urgency.
If you want to be a Christian, if you want to live as a Christian, you need to choose, you need to decide, and you need to act now. Huwag mo nang pagbukas. Ang Kristiyano, tunay na nagmamahal sa Panginoon at gawin mo. Because he knows that he or she is receiving the grace of the Lord as of the moment. What is the only reasonable attitude as a Christian? Bilang Kristiyano, tinatatawa ko lang. Maraming tao nagpupunta sa napakaraming lugar at napakaraming bagay simply to look for peace. They try to find peace in so many different things. They try to find peace in exercise, in yoga, in other religions. They try to find peace in writings. They try to find peace in vices. Saka nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Nakakahanap ka na ng tunay na kapayapaan to start giving your all to the Lord. Amen? It's only the Lord. If you trust God, if you know that the Lord will give you everything that you need, if everyone will be around you believe is your brother and your sister, and everyone around you believe is on their way as well towards heaven, anong dapat mo katakutan? Eh doon, hirap ng bumili. Presyo ng langis, pataas ng pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Hide ko na lang hindi tumataas. Hide ko na lang hindi tumataas. Pero lahat pataas ng pataas. What do you do as a Christian? You are reminded that the Lord will provide. Masakit ako eh. May pinagdadaanan ako mag-ibig. Yung nanay ko may problema. Yung tatay ko may problema. Yung kapatid ko, hindi ko mahagila kung nasaan. Yung boss ko sa opisina, tuwing umagal nakikita ko, siya ang problema. But if you are a Christian, si Kristo naman nandiyan. Si Kristo naman nandiyan sa boss ko. Si Kristo naman humahawak sa mga problema ko. Si Kristo naman ang bahala magbigay sa akin ng kapayapaan dyan sa mga ginagawa ko. Brothers and sisters, until we find that peace, you will not be able to say that you are a Christian. You will be looking for peace in so many different areas. Tatakbo ka paroon at parito. Pero tumingin ka sa likod, nandiyan ang Panginoon. Habol ng habol sa mga. There's a beautiful poem by Edward Manley Hopkins, who wrote the poem. It's titled The Hound of Heaven. And I hope he wasn't blaspheming, but he was comparing the Lord to a dog. Habol ng habol, takbo ng takbo, para lang madala ka sa langit, sa kanya. Brothers and sisters, the Lord is there. The Lord is present. He loves you, He's real, and to be Christian, you have to have full faith and trust and confidence in your God. Amen? Kakaiba tayo. Nilalang niya, binigyan niya ng free will, binahal niya, tanggihan natin, habulin pa rin tayo, habulin tayo, hanggang tayo na ang magsawa at sabihin, Panginoon, di na po ako tatakbo. Dito na rin po ako para sa iyo. Let's come before the Lord, brothers and sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God, we come before you tonight. And we bring to you, Lord God, all our concerns, all our iniquities. Lahat po ng bumabagabag sa amin, lahat ng aming kahinaan. All our dreams,
all our joys, all our sorrows. Panginoon, alam po namin lahat ito galing sa inyo. At alam po namin at any moment, kaya po ninyong kunin, kaya ninyong punuan, kaya ninyong gawin kung ano yung nararapat para sa amin. Panginoon, sa oras na ito, ang hanap po namin ay paalalahanan niyo lang po, Panginoon. Remind us, Lord God, that you are our Father and we are your children, and nothing in this world will ever destroy this relationship with us. Guide us, Panginoon, as we continue this Christian life program. Allow us, Panginoon, to meet you in other people, and allow us, dear God, to be healed by your love. All of this, Lord, we ask and pray in your mighty name, as we give glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen, dear God, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. God bless you all, mga kapatid. Thank you, Brother Don. Okay. So, for tonight, para sa ating groupings, meron po bang bagong dating na participant? Every, after the talk po kasi, meron pong konting group discussion, magkakasama yung mga sisters, tsaka yung mga brothers, magkakasama sa mga grupo. Magkakasama sa grupo naman yung mga may asawa, na lalaki, magkakasama sa grupo yung mga may asawa na mga babae. Okay? So, para sa mga may asawa muna, ang hawakan po ni Brother Caloy. Brother Caloy, nandun po. Okay. Si Brother Domi, si Brother Ricky, si Gibe, si Alvin, tsaka si Ian. Tapos si Sister Melly, nandun sa likod. Sister Lourdes, Sister Chi, Sister Sol, Sister Lea, and Sister Jan. Okay? Tapos sa mga singles naman po tayo. Excuse me. Sa mga singles naman, kay Brother Paul, si Jason, si Joseph, kay Keno, Nick, and JD. Kilala niyo naman si Paul. Nandito siya. Nandito siya sa harap. Okay, Sister Mary Flor, si Charmaine, ang iisa lang kayo. So, i-close kayo. Kasi iisa lang mo yun sa iyo. Tapos kay Sister Gay, si Maymay, si Larry, si Ana, si Crisel, at si Yen. Okay? So, meron po kayo. Ang daming kasi dito sa harapan. Sa likod, medyo mainit eh. Okay? So, meron po kayong 30 minutes for discussion. So, nandito po yung inyong mga... Ito yung mga participant handout. Okay? So, 30 minutes lang. Thank you.
power. Thank you.
lang, yung mga ginagawa Thank you.
Pero kasi
vacuum thing I feel, and this is where I will find the answer. Dynamite, yes, I know you are.